Hello guys! So, welcome to my vlog. Hindi tayo masaya ngayon kasi share ko sa inyo na yung nangyari sa akin. Naglinis ako dun sa kwarto ng alaga. But before that, please don't forget to like and subscribe my channel. So, ayun nga. Naglinis ako dun sa kwarto ng yung panganay na anak ng amo ko. Ngayon, ang nangyari, naglinis ako ng CR, tapos, nung pagkatapos ka maglinis ng CR, di syempre, mapmap na ako dun sa labas ng ano, labas ng pinto niya. Hindi naman kasi ako naglilinis dun sa loob ng kwarto niya. As in, yun lang yun. Yung labas lang at saka yung CR lang ang nililinis ko. Eh, ang nangyari kasi, dun kasi sa likod ng pinto, meron dong malaking salamin. As in, malaki siya. Yung, ano, talagang frame na kasya yung buong tao pag salamin ka. So, yun. Ako rin yung naglagay doon, nung salamin. Yun. Kasi nga, naglagay siya doon nung pang-exercise niya, yung pang-gym. So, inilipat ko siya doon. Kasi wala naman din space. So, hindi naman niya nilalagay sa loob ng kwarto niya. So, anong nangyari? Pag map ko nung sahig dun sa labas ng kwarto niya, syempre, nung namap ko na, syempre, sasarado ko na yung pintuan. Nung pagsarado ko ng pinto, biglang bumagsak yung salamin. So, ayun. Nabasag siya. So, ang ginawa ko, syempre, dinampot ko yung mga ano bubog, nilinis ko. Tapos, binalik ko yung salamin doon, kung saan siya nakalagay. Kaya, nagtataka rin ako, bakit siya bumagsak. Kasi, halos ilang buwan ko na siyang nilagay doon, nandun lang siya as in. Hindi naman siya ganun. So, nung pag-check ko, may barbell pala doon sa sahig, doon niya nilagay. Kasi nga, nag-exercise siya. Dati kasi nasa labas yun. Eh, syempre, pag nakikita niya kami, nahihiya siyang mag-exercise. So, nilipat niya sa loob para, nilipat niya sa loob ng kwarto niya. Kasi yung kwarto niya, may pinto. Tapos, bago ka pumasok sa kwarto, bago ka pala pumasok sa kwarto niya, may pinto pa. Tapos, pagpasok mo, may tapat yung pinto ng CR, tapos kwarto niya naman. So, ayun nga. Pagtingin ko, nandun yung barbell. Siguro, nung pagsarado ko ng pinto, napush yung ano, yung barbell. So, napush din yung ano, yung salamin. Kaya siguro bumagsak siya nung pagsarado ko ng pinto. So, ayun. Di ba? Hindi naman siya, ano, hindi naman siya. Ayun, nilinis ko na, hindi. Kasi hindi niya alam kasi pumasok siya sa school. So ang ginawa ko, nag-iwan ako ng notes na ay accidentally broke your mirror glass. Ganyan. Tapos nilagay ko yung pangalan ko na para alam niya ako nabas. Syempre, usual ako lang na may naglilinis, di ba? So nung nabasa naman niya yung nung dumating siya, inabangan ko naman siya. Kaya lang hindi ko siya nakita siguro nung pagpasok ko din sa kwarto. Dumating siya tapos umakyat sa taas kasi mga nagmam parang mga alam naman dito mga amo dito sa ano sa Saudi, mga halos alam mo lagi nagmamadali, di ba? So pag narinig kong nagbukas yung gate, paglabas ko, wala na rin siya. So, siguro, nandun sa kwarto. Hindi ko na siya pinuntahan. So, hinihintay ko na lang din siya lumabas. So, nung nakita ko siyang lumabas, nung mga bandang hapon na. So, sinabihan ko naman siya. Kasi pinaglinis ako ng kwarto ng amo kong babae sa kwarto nila. Ako lang kasi naglilinis nung tataas. So, nakita ko siya. Sabi ko sa kanya, siyempre, Arabic siya. Nabasag ko yung salamin mo. Sabi niya.
Sabi niya, nakita ko naman, wala namang problema. So, yun, hindi ako nagkaroon ng problema. Hindi ako nagkaroon ng problema sa ano, sa amo kong, sa anak na amo ko. Kasi, mababait naman sila, so. Ang problema ko na lang, yung amo kong, yung mag-asawa. Kung ano bang magiging reaction nila. So, papakita ko sa inyo yung video kung ano may nangyari. At kung ano, yung nabasag kong salamin. Just watch. So, hopefully, sana hindi magalit yung mga amo ko. So, nabasag ko yung salamin ng alaga ko. Usually, hindi ko naman talaga siya alaga. Kasi panganay siyang anak. So, malaki na siya. 18 years old na siya. So, ako naglagay niyan. Pero yung mga ilang ko na rin. Kaya lang kasi, hindi ko rin alam kung paano nabasag. Siguro, no, pagkatapos ko maglinis ang CR, nagmap ako ng floor. So, ang nangyari, pagkatapos ko magmap ng floor, tinarado ko yung pinto, tapos bigla siyang bumagsak. So, kaya hindi ko rin alam kung ano nangyari. So, mamaya, sasabihin ko sa alaga, sa panganay na anak ng amo ko, nalabasag ko yung salamin niya. Hindi ko alam kung ano magiging reaction. Kasi first time kong makasira ng gamit niya. Kung naglinis kasi ako dito, itong barbell na to, nandito siya. So, nandito siya siguro. Nung pag sarado ko ng pinto, napos siya. Kaya nung pag sarado ko ulit, kaya siya bumagsak. So, try natin. Try ko mamaya magsabi kung try ko kung ano magiging reaksyon niya. Pag pinakita niya yung kanyang salamin. So, ito yung salaming nabasag ko. Nung nabasag ko siya, hindi ko pa tinanggal yung pinaka-base niya. Binampot ko lang yung mga bubog. So, babalikan ko ngayon kung nakita na ba niya yung notes ko na nabasag ko yung kanyang salamin at nakita na ba niya yung salamin na nabasag ko. So, nandito na ulit ako sa kwarto niya. Tingnan natin. So, ayan. Nakita niya na yung salamin na nabasag ko. Kasi naglagay ako dito ng notes. Sabi ko, nabasag ko in English. Nabasag ko yung kanyang salamin. So, ibababa ko na to. Tatapon ko na siya. In fairness, binaba ako siya. Ang bigat niya. Hindi kaya ng isa. Pero kinaya ko siya. Galing pa siya ng second floor. So, binaba ako siya sa hagdan. Hindi ko naisip na ibaba isa kayo sa elevator. So, sila. Yung pausa-pausa ko. So, nabasa naman na niya yung notes ko na I accidentally broke your mirror glass when I mopped the floor and I closed the door. Nakita na rin nila to ng mga bata. So, sinabi ko nga na nabasag ko. Nung nagmap ako, sinarado ko yung pinto. Yan, bigla siyang natumba, nahulog siya. Kaya nabasag. So, hintayin ko na lang yung reaction nung yung mga magulang niya. Kung ano ba, kung magalit po, ano, kasi yung mga bata, okay lang. Yung panganay na mismong gumagamit ng salamin, okay lang siya. So, hopefully, yung magulang, yung pinaka nanay nila, tsaka tatay na hindi rin magalit. So, magagalit naman talaga yun. Siguro
lahat naman ng ano pag ganitong nakakabasag siya, may siguro hindi maiwasang magalit. So, hintayin ko na lang yung mga reaction nilang dalawa. Pag nakita nila itong nabasag ko. So, itatapon na sana namin siya ng mga bata, kaya lang sobra talaga bigat. Pinilit ko lang talaga siyang maibaba para maialis doon sa taas. Pagbaba ko nga, habang binubuhat ko siya talaga, pagod ako, tumatagak-tak yung pawis ko. So, just wait for the final decision kung ano ba talaga yung, ano, magiging reaction ng dalawa, yung mag-asawa. So, babalik ako dun sa taas, lilinisan ko yung mga natirang mga bubog dun sa sahig. Tapos, hintayin ko lang silang dumating kasi punta sila ng ospital. So, ayan. Akin. Papagod ako akin pa ba. Pagod talaga. So, lilinisan ko na to. Saka gusto ko maipaba yung salamin na pagkalaki-laki at pagkabigat-bigat. Nakalimutan ko may elevator pala kung may. Yeah. Hindi ko siya ginamit. Nawala sa isip ko. Tapos, bumaba ako sa hagdan. Imagine, pagkabigat-bigat.